ang pagbabago ay isa sa pinakamaganda at mahalagang aspeto na nararapat magkaroon ang isang individual o tao, lugar o pag-uugali ninuman. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Desiree Gonzalez Costello ng Bid1E ay narito para sa isang talumpati. Ang talumpating ito ay tugon sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal ukol sa nakaraan. Bago natin simulan at magpatuloy sa ating talumpati, nararapat na balikan natin ang nakaraan upang malaman ang magaganap sa kasalukuyan. Ano nga ba ang meron sa mga Pilipino ngayon? Ano nga ba ang mga nangyari noon sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino? Upang malaman ang hinaharap, kailangang buksan ang pinto, pintuan ng kahapon. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay nararapat na talakayin at malaman. Taong 1521, ang dating pinuno ng Pilipinas ay napasailad sa mga dayuhan. Nakalimutan ang mga katutubong tradisyon, ang mga awitin, mga tula at mga paniniwala. Ang lahat ng ito ay napalitan ng mga banyaga na nanakop sa Pilipinas. Hinangaan at pinuri ng mga Pilipino ang anumang bagay na banyaga hanggang sa nagapi ang puso at ang diwa ng bawat Pilipino. Nangyaring ikinahiya at tinanggihan ng mga Pilipino ang sarili nilang kultura. Ginamit ng mga dayuhan ang relihiyon upang mapasunod ang mga Pilipino. Nagkaroon ng sariling relihiyon. At ano ang nangyari pagkatapos? Ang mga Pilipino ay itinuring na parang mga hayop. Inalisan ng kaisipan at damdamin. Inalisan ng kalayaan. Ginawang mga alipin upang pagsilbihan ang mga dayuhan. Balikan natin ang ating dating Pangulo o ang dating pinuno ng bansang Pilipinas. Ano sa palagay niyo ang dahilan at bakit siya napailalim sa mga dayuhan? Siya ay napasailalim sa kadahilanan ang kanyang akala ay pagbabago na maayos ang resulta ang magaganap sa bansang Pilipinas. Oo, marami ang pagbabago katulad ng aking mga nabanggit. Ngunit ano ang kapalit? Mga pang-aalipin, mga paghagupit, panlalait at pagkakabilanggo ang iginawad na kapalit sa mga Pilipino. Marahil ngayon nagkaroon ng pagbabago sa panahong iyon sa maraming aspeto, positibo man o negatibo. Dito na nga bumapasok yung sinabi ni Rizal sa nakaraan sa isang aklat sa La Solidaridad. Nagkaroon na siya noon pa man ng prediksyon tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Una, wika niya'y ang Pilipinas ay maaring magpatuloy bilang sakop ng Espanya, ngunit may higit na mga karapatan at kaluwagan. O kaya'y magpahayag ng kanilang kasarinlan pagkatapos magbubo ng dugo at maduguan naman ang Espanya. Dagdag pa niya'y kailangan ang Pilipinas ng isang malayang pahayagan. Dahil wika nga'y ang isang bansa'y iginagalang
sa hindi pagsang-ayon ni pagtatakip sa pagmamalabis, kundi sa pagpaparusat, hindi sa pagsang-ayon sa mga iyon. Nangangailangan din aniya ang mga Pilipino ng mga kinatawan na makakatulong sa pamahalaan, sa pamamahala. Maging ang pagtuturo wika niya ay kinakailangang mahigpit at ang madaling paggawad ng katarungan aniya ay kailangang paunlarin. Sa inyong palagay, ano ang nangyari pagkatapos? Oo, sumapit ang mga pagbabago. Nakita natin, positibo at negatibo. Ngunit ang hinaing ng mga Pilipino, ay bihirang makarating sa Espanya. At kung makarating man ito ay patago pa. Napakahirap ng transaksyon nun. Hindi ba nga't napakahirap? Sino ang hindi gugustuhin makawala sa kamay ng malulupig? Kung gusto na ang lahat ng masakit, hindi ba'y lahat ay mag-aaklas? Sino ang hindi mag-aasam na makamit ang kalayaan upang hindi na magtago sa kadiliman at sa kaaway? Isang 123 taon na nakakalipas mula nang makamit ng mga Pilipino ang kalayaang nais. Kalayaang bunga ng 2 taong pangyayari bago sumapit ang araw na yun. Dr. Jose P. Rizal, pangalang tanyag. Bakit? Sapagkat siya ang ating pambansang bayani. Siya ang sanhi ng lahat ng kalayaang meron tayo. Ang kanyang talento sa pagsulat, ang kanyang talino, ang kanyang mga aklat at mga likha, ang naging daan upang magising ang mga Pilipino sa matagal na pagkakahimbing. Ang mga revolusyonaryong Pilipino ay nagising din sa kamalian at kaapihan. Nagkaroon ng lakas ng loob ang mga Pilipino nang dahil sa kanya. Nolimit Angere, nobelang isinulat ni Dr. Jose P. Rizal na naglalaman ng mga kaganapan sa lipunan ng mga kasamaan na nakakubli sa karingalan ng pamahalaan ng mga Kastila ng mga panahon na iyon. Ito ang naglabas ng katotohanan. El Filibusterismo, nobela ang tuluyang nagmulat sa mga Pilipino na nagdala ng rebolusyon sa Pilipinas. Bakit? Isiniwalat ng aklat na ito ang pagkakabitay sa tatlong paring martir. Ang gumbursa. Hindi ba ang lahat ng kanyang mga prediksyon noon ay totoo? Ang kanyang mga hinuha ay totoong nangyari. Ang kapalit, ang pag-aalay niya ng buhay sa sarili niyang bayan, kasama ang mga revolusyonaryong Pilipino at ang lahat ng mga Pilipino na lumalaban para sa karapatan at sa kalayaan. Totoo ngang napakahusay niya ang kanyang espekulasyon at ang kanyang mga konklusyon ay naganap. Anong meron tayo ngayon? Anong meron ang bansang Pilipinas ngayon? Hindi ba napakalayo na ng ilang bayan sa kapihan? Masasabi kong totoo lahat iyon. Gaya nga ng tayo nakatayo ngayon. Kung hindi ba tayo malaya, naririto ba tayo ngayon? Marahil ay wala tayo. Hawak-hawak na natin ang tagumpay at kalayaan. Wala na ang mga dayuhan na manlang. Wala na ang sakit na naranasan sa kamay ng kaaway. Napabuti na ang edukasyon at pamumuhay. Nagkaroon na ng kalayaan ang mga Pilipinong tangkilikin ang sariling kultura.
malaya na ang lahat ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Natuto na ang mga Pilipino lumaban pagkatapos. Dahil siguro nga, nananalaytay sa ating mga katawan, sa ating mga dugo, ang pagiging matapang at ang pagiging mapagmahal sa ating bayan at sa ating kapwa. Totoo nga ang kasabihan, walang mang-aapi kung walang paaapi.